ang kalusugan ay isa sa mga itinuturing nating kayamanan, kaya kailangan natin itong pangalagaan at pahalagahan. Ang Department of Health ay naglunsad ng programa ukol sa pagpapalaganap at paggamit ng halamang gamot. Nyugnyogan. Ang nyugnyogan ay palungpong na gumagapang at tumataas ng hanggang 8 metro. Namumulaklak ito ng kulay pula, rosas at puti. Ang mga bunga ay maliliit na korting balimbing at ang mga buto ay lasang laman ng nyog. Ito ay mainam sa bulating ascaris. Para sa paghahanda, gumamit ng mga butong magulang, tuyo at kabubukas pa lamang. Para sa paggamit, kainin ang buto 2 oras pagkatapos ng hapunan. Kung hindi pa masyadong gumaling sa unang gamit, ulitin ang parehong dosis pagkaraan ng 1 linggo. Para sa matanda, kailangan ng 8 hanggang 10 buto. 6 hanggang 7 buto para sa 7 hanggang 12 taong gulang. 5 hanggang 6 na buto para sa 6 hanggang 8 taong gulang. At 4 hanggang 5 buto para sa may edad na 4 at 5. Sambong. Ang sambong ay palumpong na tumataas ng 3 metro. Ang mga dahon nito ay may bulo. Ito ay mainam sa minamanas at maaari ring pantunaw ng bato. Para sa paghahanda, hugasang mabuti ang dahon at tagtarin. Magtakal ng 2 basong tubig at dahon. Pakuluan ito sa mahinang apoy sa loob ng 15 minuto. Huwag takpan ng palayok. Palamigin at salain. Kung sariwang dahon ang gagamitin, kailangan ng 6 na kutsara para sa matanda at 3 kutsara naman para sa 7 hanggang 12 taong gulang. Kung tuyong dahon ang gagamitin, kinakailangan ng 4 na kutsara para sa matanda at 2 kutsara naman para sa 7 hanggang 12 taong gulang. Para sa paggamit, hatiin sa 3 bahagi ang pinaglagaan at inumin ito sa umaga, tanghali at gabi. Tsaang gubat. Ang tsaang gubat ay palumpong na tumataas hanggang 5 metro. Ang mga dahon nito ay maliliit, makintab at matingkad ang pagkaberde. Ito ay para sa sakit ng tiyan. Para sa paghahanda, hugasang mabuti ang dahon at tagtarin. Katulad ng sambong, magtakal ng 2 basong tubig at dahon. Pakuluan ito sa mahinang apoy sa loob ng 15 minuto. Huwag takpan. Palamigin at salain ito. Kung sariwang dahon ang gagamitin, kailangan ng 4 na kutsara para sa matanda at 2 kutsara para sa 7 hanggang 12 taong gulang. Kung tuyong dahon ang gagamitin, kinakailangan ng 3 kutsara para sa matanda at 1 1/2 kutsara para sa 7 hanggang 12 taong gulang. Para sa paggamit, hatiin sa 2 bahagi ang pinaglagaan at inumin ito tuwing 4 na oras. Ulasimang bato. Ang ulasimang bato o pansit-pansitan ay isang uri ng damo na makatas at hugis puso ang dahon. Ito ay pampababa ng uric acid sa dugo. Mahusay sa rayuma at pananakit ng kasukasuan. Para sa paghahanda at paggamit, hugasang mabuti ang dahon. Bilang salad, maghanda ng 1 1/2 tasa ng hinugasang sariwang dahon. Hatiin sa 3 bahagi at kainin sa umaga, tanghali at gabi. Maaari ring magpakulo ng 1 1/2 tasang sariwang dahon sa 2 basong tubig. Pakuluan ito sa mahinang apoy sa loob ng 15 minuto. Huwag takpan. Palamigin ito at salain.
Hatiin sa tatlong bahagi at inumin sa umaga, tanghali at gabi. Yerba Buena. Ang Yerba Buena ay halamang gumagapang na may amoy mint. Ang mga tangkay ay may apat na kanto at kulay berde. Ang mga dahon nito ay makakapal, magagaspang at kulubot. Ito ay para sa pananakit ng iba't ibang bahagi ng katawan. Para sa paghahanda, hugasang mabuti ang dahon at tagtarin. Gaya ng pagpapakulo ng tsaang gubat, magtakal ng 2 basong tubig at dahon. Pakuluan ito sa mahinang apoy sa loob ng 15 minuto. Huwag takpan. Palamigin ito at salain. Kung sariwang dahon ang gagamitin, kailangan ng 6 na kutsara para sa matanda at 3 kutsara naman para sa 7 hanggang 12 taong gulang. Kung tuyong dahon ang gagamitin, kinakailangang 4 na kutsara para sa matanda at 2 kutsara para sa 7 hanggang 12 taong gulang. Para sa paggamit, hatiin sa 3 bahagi ang pinaglagaan at inumin ito sa umaga, tanghali at gabi. Maaari ding dikdikin ang sariwang dahon at itapal sa bahaging nananakit. Acapulco. Ang Acapulco ay palumpong na tumataas ng 3 metro o higit pa. Makikita sa dulo ng sanga ang dilaw nitong bulaklak. Maliliit ang buto at nakalagay sa isang mahabang sisidlan. Ito ay para sa anan, buni, alipunga at galis-aso. Para sa paghahanda, magdikdik ng sapat na dami ng sariwang dahon. Maaari rin namang magpakulo ng 1 tasang tinadtad na dahon sa 2 tasang tubig. Pakuluan ito sa mahinang apoy sa loob ng 15 minuto o hanggang maging 1 tasa na lamang. Para sa paggamit, ipahid ang katas sa apektadong balat. Gawin ito 1 hanggang 2 beses maghapon. Maaari ring ihugas ang pinakuluan sa apektadong balat 1 hanggang 2 beses maghapon. Ampalaya. Ang ampalaya ay baging na namumulaklak at namumunga. Ang bunga at dahon nito ay kinakain bilang gulay. Ito ay mainam sa diabetes. Para sa paghahanda, hugasang mabuti ang dahon at tagtarin. Magsukat ng 6 na kutsara at 2 basong tubig. Pakuluan ito sa mahinang apoy sa loob ng 15 minuto. Huwag takpan. Palamigin ito at salain. Para sa paggamit, uminom ng 1/3 tasa 3 beses maghapon. Inumin ito 30 minuto bago kumain. Ang murang dahon ay maaaring pasingawan at kainin. Kalahating baso 2 beses maghapon. Bawang. Ang bawang ay may mga butil na ginagamit na pampalasa. Pahaba ang dahon nito at namumulaklak. Ito ay mainam na pampababa ng kolesterol. Para sa paghahanda, maaari itong ihisa o iihaw. Pwede ring ibabad ng 30 minuto sa suka o kaya'y banlian ng pinakulong tubig hanggang 5 minuto. Para sa paggamit, kumain ng 2 butil 3 beses sa 1 araw. Gawin ito pagkatapos kumain. Bayabas. Ang bayabas ay isang uri ng puno na tumataas mula 4 hanggang 5 metro. Namumulaklak ito ng kulay puti. Ang bunga nito ay bilog na may maliliit na buto at kinakain ng sariwa. Ito ay mainam na panlinis ng sugat, impeksyon ng bibig, magang-gilagid at bulok ng ngipin. Para sa paghahanda, hugasang mabuti ang dahon at tagtarin.
magpakulo ng 2 dakot na dahon sa 4 na basong tubig. Pakuluan ito sa mahinang apoy sa loob ng 15 minuto. Huwag takpan. Palamigin ito at salain. Para sa paggamit, ipanghugas ang pinaglagaang tubig sa sugat 2 beses maghapon. Kung ipangmumumog, gamitin ang maligamgam na pinaglagaan. Lagundi. Ang lagundi ay palungpong na may 5 dahon at tumataas ng may 5 metro. Ito ay para sa hika, ubo at lagnat. Para sa paghahanda, hugasang mabuti ang dahon at tagtarin. Magtakal ng 2 basong tubig at dahon. Pakuluan sa mahinang apoy sa loob ng 15 minuto. Huwag takpan. Pagkatapos ay palamigin at salain. Kung sariwang dahon ang gagamitin, kailangan ng 6 na kutsara para sa matanda, 3 naman para sa 7 hanggang 12 taong gulang at 1 1/2 kutsara para sa 2 hanggang 6 taong gulang. Kung tuyong dahon ang gagamitin, 4 na kutsara para sa matanda, 2 naman para sa 7 hanggang 12 taong gulang at 1 kutsara para sa 2 hanggang 6 na taong gulang. Para sa paggamit, sa may mga ubo at hika, hatiin sa 3 bahagi ang pinaglagaan. Inumin sa umaga, tanghali at gabi. Para naman sa mga may lagnat, inumin ito tuwing 4 na oras. Sadyang tunay na mahalaga, kaya ito'y dapat mong mahalin sa tuwi-tuwinan. Karaniwang sakit ay kadaling malulunasan kung magtatanim sa bakuran ng halamang kinaugalian. Lalakas ang katawat, mahaba pa ang buhay. Acapulco sa anemonia, lipunga sa diabetes, gamot ang palaya. Ang tiyangubat ay para sa sakit ng tiyan. Dito rin ang ipangumog ng tumibay ang iyong ngipin. Upang bumaba naman ang iyong kolesterol, ang ilang butil ng bawang kainin umaga't hapon. Ang lagundi ay sa hika, ubo, pananakit ng katawan. Sa bulating askaris, ang gamot ay nyugnyugan. Sambong pangmanas, pampaihip, pangtunaw ng bato, bayabas panglinis ng sugat, kilagid infection sa bibig. Ulasimang bato ay sarayuma at uric acid. Yerba buena ay gamot sa pananakit ng katawan. Karaniwang sakit ay kaidaling malulunasan kung magtatanim sa bakuran ng halamang kinaugalian. Halamang gamot, ang 10 halamang gamot, sama-sama tayong lahat ng bayan at itaguyod.